ni Congressman Arnie Teves si Justice Secretary Boying Remulla na patunayang sa kanya ang mga ginamit na runaway vehicle ng mga suspect sa Degamo murder. May mga patama rin si Teves kay House Speaker Martin Romualdez. Oh. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. May bagong patutsada si suspended Congressman Arnie Teves Jr. kay Justice Secretary Boying Remulla. Sa bungad pa lang ng kanyang video conference, may pang-asar agad ang kongresista. Kitang-kita naman how fresh my face is, di ba? The freshness of my face and the redness of their faces. So doon mo Niyari siya ng stem cells, di ba? Niyari siya ng stem cells, di ba? Oh, naku po. Ah. Ay, grabe. Sabing palnala ito. Parang naano, alam mo sa totoo lang, medyo nasaktan ako doon. Hindi, totoo. Sabi ko ito si Congressman Teves porket makinis eh. Porket hindi maitim eh, di ba? Eh kasi, paano kami mga katulad naming may itim na mukhang haggard? Mukhang haggardness na, di ba? Parang nakawawa kami doon na, parang sandali, porkit ba malaki yung eye bags, maitim ang eye bags, maitim. Hindi, sa totoo lang, medyo nasaktan ako doon eh. Eh sigurado ako, nasaktan ka rin na narot, umaming ka. Yung marami sa inyo nasaktan doon eh. Kita kung sino ang stress, sino ang hindi. Hindi po ako stress ha, sir. Busy lang. Feeling ko itong si Congressman Teves mukhang ano ito eh. Talagang umaapaw ang gluta at collagen sa balat niya. Alam ko naman talaga na dito rin papunta ang pangyayari dahil pag sinungaling talaga, hindi talaga tatagal, mabubuking talaga yan. Ayun, yung pala ibig sabihin niya ng stress. Ang ibig sabihin pala niya ng stress, pag nagsisinungaling ka nga naman, ay mai-stress ka nga naman. O, tama nga naman yun. Eh, di ba? Totoo naman. Pag nag-iimbento ka, mai-stress ka. Kaya yung mga... Hindi, alam nyo ho ba ito? Ito, totoo ito. Ah. Sabi nga nila, ang mga mabilis tumanda at yung mga maagang inaatake... Inaatake sa puso eh yung may mga ano daw may mga may mga asawang stress sa buhay. yun daw ang totoo doon. Hindi totoo kasi sabi nga nila ang stress ang isa sa pinaka nagdudulot ng ano ng sakit ng tao. Oh, yun ang totoo. Lalong-lalo na. Oh, pag nagsisinungaling ka sa asawa mo, yun ang mas malupit. Mas nakaka-stress yun. Di ba? Kasi nga naman, yung idea na nagsusungaling, magsisinungaling ka, yun ang nakaka-stress. Yun ang sinasabi ni Congressman Teves dito. Ito ka daw kasi si Remulla, sagad sa buto ang pagiging sinungaling. Kasi nga, ito yung mga halimbawa niya. Si Teves ang isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pero kamakailan, 10 sa mga suspect na unang nagturo sa kanya ang umatras at binawi ang kanila. Hindi, pero nakaka-stress nga naman yan. Mantakin mo, 99.9% nang tapos. Totoo! Madam Virginia! Shout out kay JJ Kojima! Asan siya? Asan siya? Bakit di nagpapakita? Di nagpaparamdam? Magparamdam ka, Madam JJ! Nagkabilang kampo ka daw, pero welcome back. Alam naman tayo, we are niyayakap natin ang mga nagbabalik loob. Madam JJ Kojima, I love you so much. Hindi, huh? Totoo naman eh. Alam mo, isipin mo to. Ito. Isipin nyo to. Yung script mo, perfect na eh. Diba? Yung script mo sa pagsisinungaling, perfect na. Tapos, all of a sudden, isa-isang bumibigay yung mga ebidensya mo. Makaka-stress nga naman yun, di ba? Mantakin mo, 99.9% yari na. Si Teves lang isa sa mastermind. Di ba sabi niya, ang daming mastermind? Mantakin mo, ang daming mastermind. Sabi niya, ngayon, isa lang ang kinasuhan.
Asan na yung iba? Ah, hindi, pagbigyan na lang natin, ganun. Oh. Tapos, biglang, 10, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, 10 nagturo nung quote-unquote mo na 99.9% nayari na, tapos na, pinis na. E biglang sinabing, tinorture lang kami. Hindi, alam mo, ilagay nyo yung sarili nyo kay Remulla. Intindihin nyo si Remulla. Kawawa eh. Pagtakin mo. Araw-araw kang nasa media. Okay na, finish na to. Politika to. 99%. May video pa. Oh, dami ng ano. Nahuli. Biglang, ah, walang natira. Isa na lang. Hindi, eh, kayo nga. Iwan lang kayo ng jowa nyong isa. Na-stress na kayo. Isa, 10 nang iwan. Hindi ka ba ma-stress nun? Muntakin mo 10 nang iwan sa kanya at sinabing, sorry na, torture lang kami. Di ba? Nakaka-stress yun. Kaya ganun daw. Yun ang sinasabi ni, ano, ni Secretary Congressman Tevez. Oh, ha? Hidden Network. Unya-unya sa TV5. Unya-unya, ha? TVJ. Ng mga testimonya. Dati pa kinuwestiyon ni Tevez ang umano'y pagdidiin sa kanya sa krimen ni Remulla. Kaya hamon niya ngayon sa kalihim, patunayan ginamit talaga ng mga suspect sa Degamo murder ang kanyang helicopter para makatakas. Paano magkasya ang 6 na tao, 5 pasahero plus 1 piloto sa isang helicopter na 5-seater na ang modelo ay Bell 505. Sir! Baka 506. Biro lang. Baka dinagdagan. Hindi, alam mo, chinik ko talaga. Napachik ako eh. Baka mamaya sinungaling si Congressman Tevez. Chinik ko talaga, Bell 505. Oo nga, 5 lang ang pwede. Hindi, alam mo, eto ha. Hindi naman no sa ano, eh, ako huwi nakailang beses nang nakasakay ng helicopter. Ha? Eh, stricto sila dyan. Kasi ang helicopter, hindi yan, ano, eh, hindi yan katulad ng commercial plane na, di ba? Actually, kahit yung commercial plane, hindi pa pwedeng kung ano lang yung inilagay na specification ng aeroplano, ganun lang talaga, stricto. Lalong-lalo na pag helicopter. Talagang stricto yan. Hindi pa pwede yan. Kaya nga tingnan nyo yung upuan yan, saktong-sakto lang. Pati yung mga seatbelt, eksakto lang talaga. Kaya hindi pa pwede at hindi papayag ang kapitan. Kahit masabi mo empleyado, kunwari, empleyado ni television, hindi papayag yung kapitan kasi pag landing yan, yari yan. Hindi ka naman pwede basta-basta mag-landing sa isang lugar, tapos sasabihin mo yung modelo ng helicopter mo, pag landing mo, sobra-sobra kayo. Mayayari yun. Bakit to? Eh, syempre, ba i-check yun na bakit ganyan kadami yan? Hindi pa pwede yun. Kaya nga sabi ko nga dito, eh dito mukhang pumuntos talaga si Tevez dito. Mukhang nabutasan niya dito si Remulla na talagang, Remulla, mukhang ano to mga iniimbento ninyo? Paano nagkasya ang 13 or 14 na tao sa isang 9-seater na aircraft? Baka sumabit. Baka doon sa pakpak. Ayan, lalo na yan, yung mga maliliit na aeroplano. Napaka-specific niyan. Yung upuan niya, napaka-specific. Hindi ho yan aeroplano na pwedeng sumabit, yung nakatayo ka. Isipin nyo kaya nga yung mga stewardess eh. Meron yan allotted na upuan sa kanila. Hindi pwede sumobra yan. Yung sa mga commercial plane, di ba? How much more yung mga maliliit na plane? Imposible yung sumobra yan. At hindi naman no, pwedeng mag-landing lang ho yan sa bukid. Di ba? Ewan ko ah, mukhang sa dating na to ah, sa dating na to, mukhang mas abogado pa ito si Congressman Tevez kaysa kay Remulla. Paulit-ulit niya rin. Sabi nga, ginawang habal-habal ang eroplano. Kawawa naman. Meron sa gilid, ano? May
Hirit kay Remulla na mag-resign kung mapapatunayang nagsisinungaling ang kalihim. Ang hamon ko sa iyo, kung napatunayan niyo na nag-apply ako ng citizenship sa Timor-Leste, uuwi ako, magpapabaril ako sa Pilipinas. Alam mo, itong matinding hamon. Yan ang matinding hamon. Kasi remember, meron pang pahayag ang embahada natin at that time na Quezon, tinanggihan daw ng Timor-Leste yung kanyang mga citizenship, yung mga ganyan. I'm not sure ha, kung yung sinabi ng embahada natin, kasi baka binaluktot ng media o binaluktot ni Remulla, hindi ko alam. Hindi ko alam kung yung narinig kong sa news, tama ang pagka-quote na yung citizenship niya. O baka naman ang tinutukoy ng embahada ay yung kanyang yung pagiging political asylum, yung asylum ano, tawag doon. Basta. Yung tama, yung hindi ho siya pabalikin, di ba? So hindi ako sure, okay? Doon sa part na yon. Kaya sinasabi ko na sa inyo. Pero ang sure ako, yung sinabi ni Remulla na nag-a-apply daw, balita nila, nag-a-apply daw ng citizenship sa Timor-Leste. Di ko alam kung saan yan, Timor-Leste na yan. Refugee, mga ganun-ganun. Hindi ko talaga alam, ha? Ngayon, kung sa tingin, sabi nga ni Congressman Tevez, kung talagang totoo na ako'y nag-apply, yan na sinasabi mo, Remulla, di ba? Sige, uuwi ako, magpababaril ako sa luneta. Pero kung hindi totoo, mag-resign ka. Secretary Remulla, sagot. Ha? Sagot. Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Yun ang problema dyan! Maganda siguro, Secretary Remulla, pakisagot niya ho ito. Importante ho kasi malaman natin dito, sino nagsisinungaling sa inyo? Si Congressman si Tevez ba o kayo? Isa lang yan eh. Magkaiba kayo na sinasabi. Kontra sa kontra, bawat isa niyong pinagsasasabi. His words against your words. Sino kayo nagsasabing totoo? Sinabi ninyo, nag-apply. O hindi, patunayan ninyo. Patunayan ninyo na hindi ho kayo marites, Secretary Remulla. Magpakita kayo ng dokumento galing sa Timor-Leste. Timor-Leste, hindi ho Timog. Baka mamaya kung saan sa Timog lang yung dekunin yan. Timor-Leste ho. Na sinasabing nag-apply. Yung gobyerno dapat ng Timor-Leste ang magsabing, itong congressman nyo, nag-apply. Kung hindi ninyo kaya patunayan yan at hindi kayo sumagot, ibig sabihin talaga ay... Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Ibig sabihin, sinungaling po kayo, sir. Secretary Remulla. Ha? Secretary Remulla. Again, ako ho, wala akong inaano dito. Kung sino sa inyo nagbigay ng patunay, ng ebidensya, yan ang ating paniniwalaan. Dahil dito sa Banatbay, yung nagbigay ng ebidensya, yung may resibo ang ating paniniwalaan. Nag-akusa ka, patunayan mo yung akusasyon mo. Nanawagan na rin si Tevez kay Pangulong Bongbong Marcos na i-assess ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Kasunod ng umano'y pagsisinungaling at pagdidiin sa kanya ni Remulla. Tingnan niya yung mga tauhan niya. Ngayon ang panahon na i-assess ni BBM ang integridad ng tao niya. Kung hindi masagot ni Boying Remulla ang aking pinaka-importanting dalawang tanong, sa tingin ko dapat sibaki na siya ni BBM. May punto siya dun. Tama nga naman, sabi nga nung isa dito eh, di ba? Mahirap yung sinungaling tapos nasa DOJ ka. Tama nga naman yun. Sekretary ka, sinungaling ka. Tapos ikaw pa yung justice, ha? Justice, when you say justice, magkadikit yan. Truth and justice. Dapat yung katotohanan ng sinasabi mo. And as a lawyer, di ba? The burden of proof, kung sino yung nag-akusa. Patunayan mo na talagang nag-apply siya ng citizenship. Kasi alam nyo, importante yun eh. Yung pag-a-apply niya ng citizenship,
ginamit din ng ano yun eh, ng Kongreso para isuspend pa siyang patuloy na parang ang dating ipinahihiya yung bansa. Parang, alam mo yun, pwedeng gamitin sa kanya, laban sa kanya yun eh. Natuluyan ng matanggal bilang kongresista ito si Tevez. Kaya, maybe, I'm not sure kung yun ang dahilan kung bakit finload o pinalabas ni Remulla na nag-apply ng citizenship si Tevez. Baka yan ang dahilan eh para sabihin na walang karapatang maging kongresista na ito. Mantakin mo, nag-apply na ng citizenship sa ibang bansa. Di ba? Oh, eh, baka yun ang dahilan. Ngayon, that's a big accusation. Ibig sabihin, you have to tell it to the world kung ano yung ebidensya mo, Secretary Remulla. Or else! Isa kang sungaling. Isa kang marites. At higit sa lahat, wala kang karapatan dyan sa inuupuan mo. Dapat ilagay na lang dyan si Atty. Gadot. Ay, joke lang yun. Siya naman pa, joke lang. Kahapon, sinabi rin ng kampo ni Tevez na nakatanggap sila ng impormasyon sa umano'y tangkang panunuhol ng ilang opisyal ng Department of Justice sa sinasabing co-mastermind sa Degamos Lay na si Marvin Miranda. Ito na lang daw yung naiiwan eh, ha, yung pag-asang 0.1%. Tingin ni Tevez dyan, hindi malayong gagawin nila yon. Dahil syempre, wala na silang natira. Susubukan nila bibilin yung tao. There will be elements who will try to influence